Hey guys, it's Mark Jose, and for those who don't know me, to give you just a short background about me, I am an online novelist that became a published author under Summit Media Publishing Company, and right now, I work as a cabin crew or flight attendant at one of the local leading airlines here in the Philippines, and this is my first blog. So today I decided to do a vlog because I really want to get out of my comfort zone for a little bit, and this is one of the medium that I've seen myself doing. But I won't be disseminating so much information about me because I really want to have some privacy as well. So this won't be a regular vlogging, but I hope it goes well. So for my first vlog, I decided to gather some personal questions that might help you to get to know more about me. So nagpost ako sa Facebook na kung tatanungin niyo ako ng isang personal question, what would it be? And nag-filtered out ako ng mga tanong kasi kahit sobrang dami, although I want to answer those questions because some are really interesting. So ginawa ko na lang yung mga usual na tanong na maaaring makatulong sa inyo para mas makilala niyo ako kung ano ba yung ginagawa ko or kung sino ba ako. Sa unang question from Lara Tanasas, bakit po Marco name nyo? Actually, sobrang basic ng question, pero kung to give you an idea, hindi naman talaga Marco sa yung pangalan ko, but I'm using it now. Ang my real name is Mark Joseph, and nung high school kasi yung background ng Mark Jose, uso yung tinatagalog yung pangalan mo. I don't know kung yun naman talaga yung Tagalog ng pangalan ko, but ayun na kasing nagamit ko, nakasanayan ko. So for example sa akin, Mark Joseph, so ang ano nila, Marco Jose, Mark Joseph. So yung iba, pag pangalan mo is Mary Rose, ang tatawagin nila sa'yo is Maria Rosa. So nangyari, parang naging, uy, sige, Marco na pangalan mo. Ako hindi ko siya pinapansin nung una. Pero sabi ko, why not? So, kasi gusto rin maging writer. Gusto kong, ayun nga, yun yung pangalap ko nung high school na magsulat. Kaya, kailangan ko ng pen name. So, ang naisip ko talaga is Marco. So, kaya ngayon, Marco na yung ginagamit ko. For the second question, galing kay Zandra Kate Elitian. Sana na-pronounce ko na maayos yung pangalan mo. How can you handle being an author and an FA at the same time being a simple person? Ako kasi yung tipo ng tao na laging naglalagay ng boundaries sa lahat ng bagay. As in, pagka-work lang, work lang. Pero kapag writer ka. Pero kapag ikaw si Mark ka. Pero pag si Marco ka lang. So, ako, ang ginagawa ko talagang yung mindset ko na kapag tapos na yung trabaho ko, talagang tapos na. Pero hindi, it doesn't necessarily mean na yung duties ko, yung duties ko lang yung tapos. Pero yung katauhan ko bilang FA nandun pa rin. For example, may makita akong may kailangan medical attention. Kung alam ko naman yung pwede kong maitulong, so gagawin ko. So ganun ako. Pero pagka Marco na, pag may book signing na ako or pag magsusulat na ako, si Marco na ako. So naglalagay ako lagi. Lagi kong inaano na, ito tapos na to. Ito, si Mark ka na dito. Pero dapat dito si Marco. So may ganun. Being a simple person, chill lang dapat eh. I mean, usually ang ginagawa ko talagang ayoko nang masyadong stress, nang masyadong drama. Kasi ang dami nang nangyayari tapos dadagdagan mo pa, mag-iisip ka pa. Pero kasi ako, OA ako eh. Lagi akong nag-overthink ako ng madalas. So, ayun nga, yun yung downside ko na bakit lagi ako nag-iisip. Kaya, ang ginagawa ko na lang, distractions, music, movies, anime, yun, manga. Kaya, ganun lang naman ng ginagawa ko. Yung third question, galing kay Justin Salariosa. Anong age ka nahilig sa pagsusulat? Nag-start ako, officially, 15. Pero nung mga 13, nagsusulat-sulat na ako ng tula, maikling kwento, mga gumagawa-gawa na ako ng ganun. So, pero yung official na nagsulat ako, talagang na sabi ko, I really want to be a novelist. Gusto ko na ito na. 14. I started writing at 14, pero yung career ko, yung peak ko is 15 years old. Ito naman yung first question galing kay Rizy May Salinas. Other profession or work to try? So,
Actually, nag-iisip na ako ng magiging trabaho ko kung hindi magtuloy-tuloy yung career ko as a flight attendant. Parang gusto ko namang mag-try na maging seaman. Gusto ko cruise ship, pero hindi siya sa cargo kasi alam ko kailangan mo ng marine course program ka, na nakatapos ka dapat ng marine program ba sa cargo. Ako gusto ko maging cruise ship. Gusto ko mag-work sa cruise ship. And yun yung naisip ko. Kasi someone like me na hindi napipirme sa isang lugar. Feeling ko bagay ako doon. Malakas kasi loob ko. Laging hangga't bata ako, kung alam kong kaya ko isang bagay, kung alam kong magagawa ko siya, sinusubukan ko. And yung panglimang question galing kay Jen Paragas Docculan. Would you rather date a fangirl of yours or a girl who don't know that you are an author and why? Ilang beses ko na itong nasagot, pero yung pinaka-lagi kong sagot ay ayoko kasing makipag-date sa reader ko or sa fan ko kasi most of them are young. Isa pa, gusto ko kasi maging distinctive yung katauhan ko eh. Gusto ko makilala mo muna ako as Mark bago maging Marco. Parang i-introduce ko na lang yung Marco sa'yo, pero yung Mark muna sana. So, yun yung main reason ko talaga. Pero I'm really open with a lot of possibilities that might happen. Kung dumating, kung ano, why not? Hindi natin kasi pwede masabi. Hindi tayo pwede makapag-play safe na nasasabi ko to ngayon kasi wala naman ako, hindi naman to yung priority ko, pero once na dumating kasi yan, wala ka na. I mean, magugulo lahat. So, ewan ko. Who knows, di ba? Yung pang sixth na question, galing kay Carla Antoinette Jimenez, nag-cheat ka na po ba sa isang relationship? Oo. I admit, nag-cheat na ako. Pero hindi ako yung justify. I'm not justifying my what I did. Ang ano ko lang, nag-explain lang ako. So, nag-cheat na ako, yes, pero hindi siya yung yung continuous cheating. Parang nadala ka lang ng isang araw, tapos kinabukasan wala na, nakalimutan mo na. So, I consider that as cheating. As in, cheating naman talaga yung ginawa ko eh, kasi that time, meron akong someone. So, tapos, kung napapanood mo man to, ewan ko, hindi ko alam. Basta kung mapanood mo man to, yes, I did cheat. Pang-pitong question, galing kay Park Kwon, what is your ideal women? Women talaga, as in dami. I'm going to speak generally na lang. Ang pinaka-ideal ko kasi, gusto ko yung mas matanda sa akin, like 3 to 5 years older than me. Tapos, financially stable, yes. Matured, sobrang, as in, as much as possible, mas matured sa akin. Tapos, yung someone that you can build a future, a home. Kasi madaling sabihin yung house eh. Pero yung someone na you can, pag naramdaman mo, pag nandung ka na, tas alam mo yung it feels home, yung ganun, mararamdaman mo yung ganun. Ewan ko paano ba explain. Pero yun yung ideal ko. Pero hindi ko kasi masabi kasi alam mo na, ang daming possibilities na pwede kasing mangyari kapag katinamaan ka. As in, kahit sobrang talino mo, kahit sobrang galing mo sa ganitong bagay, kapag yung tinamaan ka ng pag-ibig sa ganitong panahon, sa ganitong oras, sa ganitong pagkakataon, talagang masisira lahat ng ideal mo. So, pero yun yung basis ko na lang. Na kapag may mga ganong attributes ka, talaga parang I'm actually nagkakagusto agad ako. Ganong bagay. So, sana nasagot ko. Yung tanong na to galing kay Rare Links. Pahirap ng pahirap yung mga pangalan ngayon, no? Dati, mga Mark lang eh. Ngayon, ang tanong niya. Itong tanong na to, hindi ko siya gustong sagutin. Ayoko siyang sagutin kasi alam kong maraming manonood nito na mga kaibigan ko. And baka nga family may manood nito eh. And I feel like I'm really embarrassed
answering this question, pero dahil sobrang in demand ng tanong na to, sasagutin ko na. So, ang tanong niya kasi, are you still virgin or not? So, virginity sa panahon ngayon, hindi na big deal. Pero, I'm going to answer this question indirectly. If you are going to write something matured, with matured content, and yung may mga hot scenes, I think somehow at some point, you need a reference. So, it is a yes or a no. Ang tanong naman galing kay Angela Kunanan. Masasabi mo ba na successful ka na ngayon? Ano ba? So, tingin ko hindi pa. At talagang hindi pa. Although, ang dami kong achievements. Pero kasi, kahit marami kang achievements, hindi naman ibig sabihin nun successful ka na. Pero meron tayong, don't get me wrong, meron tayong iba't ibang definition ng success. So, maaring sa akin, itong, kunyari, maaring sa akin yung pagiging published author, how do I say this? Success. Pero sa iba, hindi. Maaring yung pagiging FA sa akin, isa work lang, pero sa iba, success nila yun. May ganun. So, yung definition ng success is really broad. Subjective. Kaya, sa akin, as of now, successful ako pero hindi. I'm in between. Yung parang, hindi pa eh. Hindi pa to yung gusto ko eh. Hindi pa natutupad yung mga gusto kong gawin sa buhay. So, yun. Hindi pa. Feel ko na hindi pa ako totally successful. Parang papunta pa lang ako dun. Pero, I'm ongoing. Yung ganun na lang. Yung ganun na lang yung sagot ko. Last question, kasi ang ano ko lang, 10 questions, kasi sobrang dami ng tanong. So, yung last question is galing kay Jessa V. Baldomaro. What are the experiences that have made you who you are today? Ang ganda ng tanong na to, para sa akin nga, para na naman sa akin. Ang ganda ng tanong na to kasi, bigla ako napaisip ano ba yung mga experiences na napagdaanan ko para marating yung mga narating ko ngayon. Una talaga yung rejections, yung support. Aaminin ko, wala akong support before. I mean, sobrang konti lang nung sumuporta sa akin. Sobrang parang ano bang right term dun? Yung naglulong ako na supportahan nyo naman ako, pero wala akong ganun. Wala akong ano. So, kailangan kong... Ako kasi nagpumilit ako mag-college. Kasi, although wala namang gusto talaga magpa-aral sa... Not totally wala. Financially incapable kasi yung family ko to send me to college. So, I had to work myself. I had to... At some point, kailangan kong isakripisyo yung mga dapat kong gawin nung sa edad kong yun para lang makapag-aral. So... Ayun, nag-work ako, tapos yung mga tao rin na nakilala ko along the way, yung mga experiences na sinasabi nila sa akin, sobrang nagmamatter yun, kaya ako ngayon nandito, yung hardship ng pagiging mag-isa. I mean, sobrang thankful ako na at some point, hindi rin ako nakakuha ng support. Kasi, nasanay ako na hindi ko naman kailangan agad ng supporta nyo para mag-move forward. Kaya ko ito ng sarili ko. Not being, sa iba, I may sound selfish, but I can work alone. I can work with groups. I'm really flexible in everything. So, yun. Kasi wala eh, hindi sa lahat ng pagkakataon merong susuporta sa iyo, hindi sa lahat ng pagkakataon may taong nasa tabi mo, may mga taong tutulak sa likod mo para mag-move forward ka. Minsan mas kailangan mong mag-isa para mag-move forward, para to realize, to contemplate, to be a stronger person. So ayun. That's all the questions that I gathered. Sana nasagot ko lahat ng mga tanong nyo. At
kung sino man yung mga nagtanong, sana naliwanagan kayo. Thank you kung sa mga oras na to nandito ka pa rin. Maraming salamat sa panonood ng una kong vlog. And if you want to say something or anything, you comment or suggestion, you can comment in the comment box or you can actually email me at marcosestories.com. Again, thank you for watching my first vlog.